Narito na mga balitang nakalap ng MBC Network sa buong bansa. Barangay Tanod at anak, binaril na, pinagtataga pa, critical sa ospital sa Tacloban. Lalaki bumibili lang sa palengke sa Northern Samar, patay ng pagbabarilin ng tatlong armadong lalaki. Kalahating milyong pisong halaga ng mga manok, tinangay ng mga kawatan sa isang poultry farm sa Villasis, Pangasinan. Isang bus station sa Lawag City, ni-lockdown matapos magpositibo ng COVID-19 ang isang konduktor. Ang DZRH ay buong bansa ang balita. Saan man naroon ang mga taong nasa likod ng balita, kaya makibalita na sa buong bansa. Hatid ng buong pwersa ng MBC Manila Broadcasting Company. Saan bang bayan ang pinagmulan, mahahagip yan ng MBC Network News. Mga balita, mga panayam, hindi pa umaabot sa newsfeed mo, nakuha na ng mga tagapagbalita ng MBC sa buong Pilipinas. MBC Network News. Kasama si Karen Oyong. MBC Network News. Dahil ang mga balita, pwedeng mangyari anumang oras at kahit saan man sa Pilipinas. Lahat tinutukan ng buong pwersa ng MBC station sa buong bansa. Karen Oyong para sa MBC Network News. Narito na ang mga balitang aming nakalap sa buong Pilipinas. MBC Network News! Balita mula DYVL Action Radio Tacloban. Critical ngayon sa ospital ang isang mag-ama matapos pagbabarilin at tagain ng kanilang nakaalitan sa Dagami, Leyte. Ang detalye ng balitang yan, tinutukan ni RH32, Jimmy Angay-Angay. Ginagamot sa ospital ang isang barangay Tanod at anak nito matapos tagain at barilin ng sospek na sumugod sa kanilang bahay sa bayan ng Dagami. Kinilala ng Dagami Leyte PNP ang biktima na si Jerry Galiano Pana, 44 anyos, may asawa, barangay Tanod, residente ng sitio Pogahanay, Floridel, Dagami Leyte, at Rimar Dador Panaw, 19 anyos. Ang suspek na kilala na si Jorico Galiano Panaw, alias Pasad, 36 anyos, residente ng barangay Floridel, Dagami. Sa investigasyon ng kapulisan, ang suspek na si Jorico Panaw ay sumugod sa bahay ng biktima at agad na binaril si Rimar. Tinamaan ito sa kaliwang paa. Nang makita ni Tanod Jerry Panaw na binaril ang kanyang anak, ay agad sinunggaban naman ang suspect. Subalit may itak ang suspect at tinaga naman ang biktima na Tanod sa kaliwang kamay. Naisugod ang mag-ama na biktima sa Borawan District Hospital, pero nailipat ito sa EVRMC Tacloban. Sa ngayon, pinaghahanap ng kapulisan ang suspect na tumakas matapos ang pangyayari. Nabatid ang krimen na personal na alitan ng mga biktima at suspect. Mula dito sa Tacloban, sa lalawigan ng data at DYVL Action Radio, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay, nagulat para sa DZRH, ang kaunonahan sa Pilipinas. MBC Network News. Balita mula DYSM Action Radio Northern Samar. Patay ang isang 47 anyos na lalaking namamalengke lang matapos pagbabarilin ng tatlong armadong lalaki sa Northern Samar. Ang detalye ng balitang yan, iahatid ni RH34 Jane Galit Bantayan. Balita mula naman sa Katubig, Northern Samar. Patay naman isang lalaki sa bayan ng Katubig ng pagbabarilin ng tatlong gunmen itong araw ng Linggo. Ang tatlong gunmen patuloy na tinutugis ng otoridad ng agad na tumakas matapos ang insidente. Napatay sa pamamaril 47 anyos mismo doon sa public market ng Katubig, Northern Samar. Kinilala ito sa kanyang pangalan na si Marshall Hiray ng Barangay Utsyo, Poblasyon, Katubig. Ang biktima, habang bumibili ng karne sa nasabing public market, biglang dumating ang mga gunmen at pinagbabaril ang nasabing biktima. Nagtamo ito ng tama ng baril sa kanyang ulo, dahilan ng kanyang pagkamatay. Iniimbestigahan pa ng pulisya ang motibo ng krimen. Patuloy ang hot pursuit operation ng otoridad laban sa tumakas na mga suspect. Yan ang balita mula dito sa lalawigan ng Northern Samar at DYSM Action Radio Katarman. RH34 Jean Galit Bantay nag-ulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News!
Balita mula DWCM Action Radio Pangasinan, kalahating milyong pisong halaga ng mga manok ang tinangay ng mga kawatan sa isang poultry farm sa Villasis, Pangasinan. Inside job ang iniimbestigahan ngayon ng mga otoridad. Ang kabuang detalye ng balitang yan, tinutukan ni RH38 Freddy Fajardo. Puspusang investigasyon ngayon ang ginagawa ng PNP Villasis sa naganap na nakawan sa malaking poultry farm sa Barangay La Paz. Sa investigasyon nila, Police Senior Master Sergeant Jovin Nepres nag-report sa kanilang tanggapan si Miss Beverly Fernandez, 26 anyos, Human Resources Officer ng BGM Farm, residente ng Barangay Cataplan, Ordaneta City, kahapon ng umaga, matapos matuklasan ng isa nilang tauhan ang bukas na pinto ng kulungan kung saan doon nakakulong ang mga manok. Agad itong nagtungo sa lugar at doon inakonfirma na nawawala ang halos 1,000 manok na nagkakalaga ng 500,000 piso. Nakita ang kalat ng mga balahibo ng manok hanggang sa mataas na pader sa likod ng farm na pinalalagay na dito itinaan ng mga kawatan ng mga manok. Tinitingnan ng mga investigator kung inside jump o may kasabwat sa loob ang mga kawatan. Mula sa Pangasinan, Freddy Pajardo, RH38, nag-uulat sa DCRH ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News. Balita mula DZJC Action Radio Lawag, isinailalim ngayon sa lockdown ng isang bus station sa Lawag City matapos magpositibo sa COVID-19 ang isang konduktor. Ang detalye ng balitang yan, iahatid ni RH Dulce Valenzuela. Naka-lockdown ngayon ang isang bus company sa lungsod ng Lawag matapos magpositibo ng COVID-19 ang isa sa mga konduktor. Ayon kay Police Major Joseph Tayaban, Chief of Police sa bayan ng Bandok, ang nasabing konduktor ay galing umano sa Metro Manila kasama ang dalawa pang driver. Ngunit hindi nila alam na positibo ito ng COVID-19 dahil pagdating ng konduktor at ang mga kasamahan niya sa border ay pinakita ang swab result nito na mag-e-expire pa lamang kinabukasan. Paliwanag ni Tayaban, nalingid sa kanilang kaalaman na ang nasabing konduktor pala ay dumaan sa swab test sa probinsya ng Ilocos Sur kung saan nagpositibo ito. Sinisinaman ng PNP Abadok ang Corpus Clinic sa probinsya ng Ilocos Sur kung bakit hindi nila pinaalam ito sa border para hindi na nakapasok pa ang konduktor sa probinsya ng Ilocos Norte kung saan nagpositibo ito. Pinag-aaralan pa umano ng provincial government ng Ilocos Norte kung anong gagawing legal action sa nangyari. Sa ngayon, na inilipat muna ang pick-up point ng mga padala sa ibang lugar. Yan ang balita mula dito sa DCJ sa Action Radio Lawag, Dolce Valenzuela. Nag-ulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News. At yan ang mga balitang tinutukan ng pinakamalaking media network sa Asia, Manila Broadcasting Company. Tuloy lang ang pagtutok dahil kami ay nakabantay sa amang panig ng bansa. Karen O. Yong, naglilingkod sa pagbabalita. Ang DZRH ay buong bansa ang balita. Saan man naroon ang mga taong nasa likod ng balita, kaya makibalita na sa buong bansa. Hatid ng buong pwersa ng MBC Manila Broadcasting Company. Saan mang bayan ang pinagmulan, mahahagip yan ng MBC Network News. Mga balita, mga panayam, hindi pa umaabot sa newsfeed mo, nakuha na ng mga tagapagbalita ng MBC sa buong Pilipinas. MBC Network News. Kasama si Karen O. Yong. MBC Network News.